So dyan ho galing yung perang ibinibigay ko sa ating mga kababayan. Pinagtuluan ko ng pawis, dugo at luha. Ibibigay ko lang sa ating mga mamayang Pilipino dahil may isip ako na kailangan ng ating mga kababayan ng tulong dahil mamamatay sila sa gutom. Pero anong ginagawa niyo mga demonyo kayo? Good evening. Huwag kang bobo! Yan, sabi nung isang ano yan, yung abogado. Huwag kang bobo! Yan ang sabi. Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Meron ho tayong pag-uusapan ngayon. Isang matandang reporter na fake news din ang lakad. Hulaan nyo kung sino yung sinasabi ko. Eto, matanda rin. Fake news din ang lakad. Gusto ko hong pakinggan nyo at madinig nyo ang mga banat na interview nitong isang matandang reporter. Di pa ko ito kilala pero sa tingin ko gurang na reporter na ho ito. Yeah. Ito ang tanong ng fake news na reporter na to. Matanda rin to, matanda. Gusto ring sumikat nito kasi matanda na, hindi sumikat. Imbis na sumikat, nalaos din. Ito, ito yung mga tanong niya kay Senator Bongbong Marcos. Oh well, bago ko simulan yan, gusto ko muna, kung nakikinig ang NBA ngayon, nagpadala po ako ng email sa inyo. At ito po ay galing dito sa aking pamunuan. To the Director of the National, Director Eric B. Distor, Officer in Charge, National Bureau of Investigation, Top Avenue Corner, Padre Paura, Metro Manila. Through Vicente D. Guzman III, Deputy Investigation Service, Victor Lorenzo, Chief Cybercrime Division. Dear Sir, I would like to formally report the proliferation of fake accounts that either, number one, unfairly attribute to me the content. Message thereof. Number two, discredit, disparage my very person by citing personalities or institution who speak ill of me. Number three, or both. The injustice of it all find me at a very difficult situation where I am now rethinking whether I should continue helping our countrymen at their time of need during the ECQ. It is no secret that I have been all over trying to send help where and when I could. For your reference, I am attaching a screenshot and the link of an initial list of accounts which I believe have been purposely created to diminish, reduce the value of the work I have done so far for our countrymen. I will send the rest of the fake accounts, all of which I have requested the Bureau to investigate it. Thank you for the fair and prompt assistance the Bureau will extend towards the end and purpose of this letter. Yours truly, Francis Leo Marcos, ako po yon, 35th floor, Le Grand Tower 2, Eastwood City, Libis. Or number 73, Swallow Drive, Green Meadows Subdivision, Bagong Ugong Norte, Quezon City. Maraming salamat po. Nako, lahat ng mga fake account, yung mga nagpapalabas ng fake news about me, yung mga audio video, lahat po kayo ay kakasuhan namin ng violation of anti-wiretapping law at citing to sedition at iba pang mga kaso na mapag-aaralan ng aking mga abogado. May mga link na ho kami kung saan magpapatotoo at saan galing ang mga faking video na yan. At kung yan man ay totoo, ayan ay violation sa anti-wiretapping law sapagkat hindi po yan galing sa akin. Yan po ay mga mapanirang uri ng tao. Ngayon, itong matandang reporter po na to, tinawagan po niya ang ating kagalang-galang na former senator na si Senator. Ito, alam niyo po, kung ako po tatanungin niyo, dapat po hindi niyo kinakaladkad ang first family regarding to me. Kung may problema kayo sa akin, ang tanungin niyo ay yung mga kapatid ko.